So pagkaubos ng 5,000 pisong ito matapos ang eleksyon, kasabay nito ang pila pagkawalang bahala ng mga pangako ng mga politiko. Kami po ay matulungan at gawaran ninyo ng inyong tiwala, ng inyong paniniwala at gayon din ng inyong suporta upang sa gayon, sa ngalan po ng pagiging tagapagsilbi sa pamahalan, magawa at magampanan namin ang aming tungkulin at sinumpang layunin para po sa inyong lahat. Pangarap ko, sumikat ako para sumikat rin ang Philippines. Pangarap kong tuparin ang mga pangarap nyo. Ako po si Prospero Pichay, Pro Pinoy! Wala naman akong tinatago sa inyo. Sa totoo lang naman po, inaamin ko lahat. Sa totoo po, mga kabataan natin lahat, marami po tayong minahal. Ngunit, sa dinami-dami po ng ating minahal, iisa lamang po ang babaeng aking pinakasalan. Ang aking mga magulang, hindi ako titigil hanggat hindi nagkakatotoo ang mabuting landas na ating pong inaasam-asam. Kaya mapapatanong na lang ang karamihan, ano na nga ba ang kinahantungan ng eleksyon? O kaya hindi naman, ano nga ba ang eleksyon? Hindi pa may tuturing yun na eleksyon dun sa tinuturing natin na Western concept of an election, yung binibilang ng vote. Ito ay mangyayari sa panahon ng mga Espanyol. Tanda natin na itong mga datos, the same datos, no? We have given a position in the Spanish bureaucracy. Sila yung tinatawag na principalia. Sila yung naniningil na buwis. About 13 people would vote among themselves. Sometimes they're just part of one family. So makikita mo na sa mga listahan ng mga mayor ng lumang bayan noong 1800s, makikita mo pare-pareho yung mga pilido nila. And they are, or magkakamag-anak sila in a deeper analysis. Diyan nagsisimula yan. And then, of course, during the time of the Philippine Revolution, Andres Bonifacio was elected by acclamation as first president of the Philippines Revolutionary Government. Eventually, he will be ousted by another election. This time, may chismis na dinaya yung election na yun. And this is the Tejeros Convention of 1897, which will lead to the first probably political killing after an election, the political killing of Andres Bonifacio, the father of the Philippine Revolution and first Philippine president himself. Dahil dito, nauso na rin daw ang iba't ibang pakulo para sila ay maboto. Nariyan ang jingles. Stand beside her and guide her through the night with the light from above, from the mountains to the prairies to the ocean where we found. God bless the Philippines. Nag-iimbita ng artista. May girlfriend na artista. Mismong artista. At nag-aartista-artistahan din. Marami ang mga kasala o pamilya. Mismong nasaksiyan ni Carmen Yangot ang pagpapakulo ng mga ito at kung gaano rin kalantaran ng korupsyon noong termino niya bilang counselor sa City of Baguio. Kasi kunwari, parang pupunta kami sa ibang sa seminar, tapos may mamimit akong iba. I mean, sa SK pa lang to, sa may mga mamimit pa lang, may mga mamimit akong iba sa mga conventions namin. Magugulat na lang ako na ang dami nilang nadalang delegates. Tatanungin ko sila, mga SK rin ba yung delegates na dinala ninyo? Kunwari sa province A, supposedly siya lang kasi siya ang president, siya lang ang pupunta. Pero pag tatanungin ko siya ilan ang delegates ninyo, bigyan na sasabihin niya 4, 5. So magtataka ako, bakit 4, 5? Eh kailangan SK lang, isa lang naman ang president per province. Lalabas na kaibigan pala niya, girlfriend niya, boyfriend niya, ganon. Tapos ng charge to government funds. I mean, mga simpleng, actually hindi nga yun simple, pero yung mga bagay kasi na ganon. Kung nangyayari ngayon, ibig sabihin, kung natotolerate ngayon, ibig sabihin, noon-noon pa nangyayari. So parang nakokonsinte yung ginagawang mali. Kaya ayun nga, sabi ko, it's nothing from within. Siyempre, kapag kapasok mo,
Kasi ganun ako dati, napaka-idealistic ko na, ah, papasok ako sa gobyerno, I will make a difference. I will eliminate all red tapes, I will eliminate corruption, ganyan. Ang daling sabihin, pero ang hirap talagang gawin. Pag nasa loob ka kasi, pag ikaw lang yung naniniwalang kaya mong gawin yun, o kaya niyong gawin yun, useless eh. Buti sana kung isa lang yung hindi naniniwalang kaya niyong gawin yun. Madali lang yun. Pero kung ikaw yung nag-iisa, dalawa, tatlo, apat lang kayo in a population of about 15 in the city council, ang hirap ng ganun. Sobrang hirap talaga. Kaya parang sabi ko, ayon na, hindi na ako tatakbo. Ano, dahil nakikita ko na nga nasisira sa loob. Baka ako na rin kasi sa gobyerno yung kahit natotolerate nilang yung ganun. Sa isip nila, alam nilang mali at ayaw nila, pero dahil nangyayari na nga siya lagi, kumbaga tinotolerate na lang nila, nai-internalize na lang nila, na parang, ah, oh, sige, oh, normal lang yun, nangyayari naman yan, ganun. Natatakot kasi ako na, though, alam ko naman kung anong klaseng pagpapalaki ang meron ako bilang tao, pero nandun pa rin yung takot ko na baka maging katulad din nila ako, nakakayaan ko na lang. Yung ganyan. Entering the government, nainis ko sa mga taong ayaw bumoto kasi ganito, ganyan. Hindi nagpa-participate sa selection process, mga ganyan. Pero nung nandun na ako, ay ha, ngayon na nandito ako, maintindihan ko naman kung bakit. Ayon sa COMELEC, mayroong 55 million qualified voters. At mula sa 55 million na may edad 18 pataas na ito, 50 million lamang ang nagparehistro. At 37.5 million lamang ang bumoto. Ibig sabihin, may 5 milyon ang hindi nagparehistro at 25% ang hindi bumoto. Sa kabuuan, 68% lamang ang voters turnout. Kaya hindi na raw minsan masisisi ni Carmen kung ang iba ay ayaw na lang din talagang bumoto. Kung merong iboboto, siguro mga ilan nyo lang. Ano po ba yung mga hinahanap nyo sa isang kandidato para maging worthy voto? Yung wala nga votong maganda eh. Bakit po? Kasi nandun yung kapatid, nandun yung anak. Ganun. May bigyan ng suporta sa mga taong dapat na iboto, tulad ng mga tao. Kasi para maboto ko yung gusto kong mga kandidato. Kasi nagpapalito ako siya, kaso lang wala po yung pangalan ko sa listahan ng botante. Hindi ko lumabas sa pangalan ko. Para mapalitan yung mga korup na opisyalis ng ano ng ating bansa, di ba? Kailangan. Giniit ni Dr. Nicole na meron pa raw mas malaking problema bukod sa pagpili ng iboboto ngayong halalan. Qualifier of snapping election. It has to be competitive elections, meaning there should be a decent range of candidates or parties that people can choose from. The main principle behind election is that people have the right to choose. But that presupposes that people have choices. So I think instead of just saying that the Filipinos must vote better, I think the broader problem is that people should have more to choose from or better quality of candidates to choose from. One of the limitations, I think, in Philippine elections is that it's not competitive. It doesn't have the structures for people who are ordinary, who don't have parents, who are former presidents and former senators, or for people who rose up the ranks in their party to have a fair shot at running and winning an election. And I think that's not competitive elections. Right now, the trend of candidates running in the Philippines are candidates parang absolutist state na mamana yung posisyon sa government, even if they subject themselves to the electoral process. So I think that is a bigger problem. People cannot vote better if they don't have better choices. And we have to be also sensitive that democracy is not just about elections. That's just one version of democracy, which is aggregating of votes. And some political theorists would actually argue that vote aggregation or voting is really the most minimal, the lowest level of democratic engagement or other forms of participation that can deepen democracy. So I think that is one, how do you say that, myth or popular media construction, that this is your one shot at making your voice heard. Because clearly, we need to be more creative in thinking about ways in which we can participate in a democracy. Well, ang media sa pagpapalaganap daw ng ganitong sistema
Kung ganoon, paano? That we can be very careful at presenting our news. Na konting bias, konting spin sa angulo, pwede siyang mag-create ng posisyon bago sila bumoto. At hindi yon dapat ang maging role ng media. Our role is actually to inform them what kind of candidates or what kinds of candidates are running in the 2013 midterm elections. Yun yung role namin. Kailangan maipakilala namin through our news, through our reports, anong klaseng mga tao yung tumatakbo at naghahangad na maging leader ng bansa ito. So yun, hanggang dun lang kami, and the rest, kung may spin, kung may bias, dapat tanggal yun. Dapat wala. We should be very careful now. May kita na sa isang panig sa mga makikilahok sa election, dapat maging critical at makisama sa iba't ibang programang pang voters education. At hindi nga raw dito nagtatapos ang responsibilidad bilang mamamayan ng bansa. Sa kabilang panig, merong mas malaking problema ang kinakailangan mapanagutan ng isang sistemang wala naman daw talagang pagbabago. Ang ating pakaaabangan ay hanggang saan naabot ang halalan 2013.